So, update ulit tayo mga chong, mga kapiso wifi natin dyan. So, ito, final update na to. Na-finalize ko na yung piso wifi natin. Tapos, yung ating ISP tick. So, testing lang natin kung ito, yung ISP tick. Ito na yung binigay kong link. Yung ISP tick na to, ito na yung ISO image na binigay ko sa internet. Ito na yon, rinang ko na siya sa VirtualBox. May tutorial na rin tayo dyan kung paano paganahin yan. I-back. Ano na lang, panoorin nyo na lang yung tutorial. So, testing lang natin ngayon yung ating ISP tick. Tapos, paired with yung ating Wi-Fi bendo. Okay? So, run natin. So, habang nagra-run tayo, testingin natin itong ating Wi-Fi bendo. Code on demand. Pinanalyze ko lang yung ano, kasi may mga nakikita ang bugs. Kagaya nung dati, kasi halimbawa, pag mag-insert ako ng coin, kakain lang yun. Kasi may nakikita akong bug sa ano yun, yung nag-auto credit pag sinaksakan rin ng electric pan, nag-auto credit siya. So yun yung mga sinolve ko, lagyan ko ng ano, ng mga capacitor. So ngayon, kung dati naglalagin lang siya or nag-count lang siya ng credit kahit hindi nag-press ng button, ngayon required nang i-press ang button. So press lang natin to, tapos dun tayo dadalhin tayo sa credits view. Okay, so magka-countdown siya 15. So pag maghulog tayo, so pag di tayo maghulog, halimbawa ano natin, ayan. So bumit lang siya. So hindi pa rin niya tinanggap. So ngayon, pindot ulit tayo. Tapos hulog tayo. Tinanggap na niya. So 5 pesos 1 hour. So dagdag tayo ng piso na bago. So 10 minutes. Dagdag tayo ng 10. Ito 10. Okay. So 16. Ano siya? 5. Okay. So yun. So may nangyalam. Naghulog. Sige pa. So 19. So gawin natin 20. So ang 20 natin ay 8 hours. So pwedeng antayin na mag countdown, pwede ring presto para mag generate diretso, pero antayin na lang natin. Okay, so book. So 2315. So ayan yung code, 2315. So yung voucher countdown mandatory yan. So tanda lang natin 2315. Okay, so nagka-countdown siya. Okay. 2315. Na umihilaw pa doon, oh. Thank you. Enjoy browsing. 2315. Okay, 2315. So ang gagawin ko ngayon is ayan, nag-run na yung ating ISP tick. So may tutorial na dito, sundan nyo na lang. Tapos gagawin ko is pupunta lang ako sa local host. Local host. Ayan, ISP tick. Ito na yun, guys. Ito na yung nagra-run dyan. Kasi naka-port forward, kung makikita nyo, wala tayong in-start na web server. Ito kasi, ayan o, hindi naka-start yung Apache natin. Yung naka-local host ito, kasi pinort forward natin yan dito. So, kung matatandaan nyo yung tutorial natin, andito yan o. Ayan, si ISP tick naka-port forward siya sa IP. Okay, so, pag mag-login tayo, boom.
So, kung titingnan natin yung ano natin sa users, alam ko may ano tayo eh. Saglit, may nakapasok na ano. Sige. Mamaya-maya yung konti. So, voucher na tayo, no? 2315. So, punta ako sa... Tapos ko muna ito. Punta ako sa Wi-Fi. So, may Wi-Fi ako dito. Turning on. 2315 ang ating... So, nandyan sa ngayon sa piso Wi-Fi. So, 2315. So, ayan. Ito yung ating portal na dinownload natin. So, credits nga pala sa nagawa ng portal na to. So, kinapipaste ko lang. Kasi, okay yung pagkapaportal niya. Although, JPEG image base di gaya nung iba na CSS. Pero okay naman siya kasi may ano pa dito, may alert, COVID alert. Yun yung kinagandahan sa kanya. So 2315. So yung sa voucher natin, ginawa natin sa Bendo, pwede tayo dito. Kasi yun yung goal natin eh. Kasi hindi na tayo mag-print ng vouchers, diretso na sa Bendo. So 2315. So login tayo. So ayan, kalagi na tayo. Tapos kung titingnan natin dito sa status. Status. Ayun yung magpa-status. So 10.0.0.1. Status. Okay. So, ayun. Anyway, connected na tayo. Kung titingnan natin dito sa ating YouTube. Ayan, meron tayo. Internet pa tayo. So, ito pala yung tutorial. Panoorin nyo tong part 1. Sa tong part 2. Kasi nakasynchronize na to. Yung mga sale. So, ayan. Pag natapos. Okay. So, ng Bendo, yung mga generator ng Bendo, pasok na yan dito sa ating ISP tick. So, ayan. Mayroon tayo ditong reports sa hotspot. Ayan. So, wala pa tong laman eh. So, ito yung ano natin. Okay. So, ang ating dashboard. So, ito. Ang status niya ay... Status nitong ating ISPTK. Ito, may license siya. Activated siya. So, sa mga nagtatanong, PM lang sa license. Tapos, itong ating Bendo, i-up ko na rin sa groups yung firmware to. Itong Bendo, yung firmware, kasi code on demand lang, hindi siya codeless or yung auto-login. Free na lang din to. So, dito na lang ako babawi sa ano, software, sa WISP management software dito sa ISPT. So itong Bendo, kung gusto niyo additional mag DIY, okay na to. Pwede yung i-flash sa mga kung mahilig kayo mag DIY, mga magbutingting, mag solda-solda ganyan, pwede yan. May LCD titan. Tapos dito na lang ako sa ano, itong ISPT kasi ito yung talaga yung pang ano, pangmalakasan kasi nandito lahat eh. Meron ka ng inventory, meron ka ng hotspot, diba? May hotspot ka na dito eh, kasi makikita rin dito yung testingin natin kasi may mga users.
May naka-input dito na. Okay. Ayan. Nag-display na yung mga users. Binawas ko lang yung mga entry dito guys na ano, yung naka-trial. Kasi nag-error dun sa system. Kasi hindi naman talaga sabi may trial dun eh. Yung mga trial yun na nag-try ng users. Kasi sa ating portal, mayroon tayong trial na 5 minutes. So, para sync siya, ayan. So, yung ginawa kong price, yung sa comment field ng ano. So, paano ba yun? Ito, itong 2, diba? Ito yung 2315 natin. Ayan. Yan yung nakalagin sa cellphone natin ngayon. Tapos, kung ano to dito sa hotspot active, ayan, may 2315 dyan, ito 2315, tapos uptime 4 minutes, tapos remaining time, ayan. So ayan, hotspot system na rin siya, parang kagaya ni Micmon. Tapos pwede na dito mag generate ng ano to, ng mga voucher code kung gusto mo ng dito yung generation mo. Kung ayaw mo ng bendo, mag-a-accredit siya as hotspot server. So, minimum requirements nito is at least may computer ka na 2 gig hanggang 4 gig na RAM para may host mo tong ISP tick sa computer mo. Gagamit ka lang ng virtual box. Kung may sarili, mayroon ka ng existing na computer na Windows para hindi ka na mahirapang mag-setup sa Linux. I-run mo lang siya sa VirtualBox, sundan mo lang yung aking tutorial. I think mga worth it naman yung 30 minutes mo na panonood ng tutorial. May matututunan ka pa. So ganun lang. So sa pag-activate ng license, nandun. So ito na, may ano ka na. So kung gusto mo magdagdag ng bendo, pwede, kasi yung firmware ng Bendo, free ko lang. Ito lang may license, yung ating software, yung ating WISP management. So, as I've said, meron na kasi itong inventory. Nakakapag-inventory ito pa ng mga cables, mga cables mo. Kasi, ito talaga, dinevelop to, may nagpagawa kasi sa akin. Dinevelop ko to sa isang ano, WISP distributor sa lugar nila. So nakakuha lang ako ng ano, why not, sabi ko, why not doing kong enterprise kasi same naman yung idea. So okay, so ganun rin. Transactions, billing, may OR na dito. So, full-fledged na. Kung gusto mong mag-business ng WISP distribution or internet, P2P ka, pwede. Pwede. Pwedeng-pwede to. Isang system na siya. Provided as may computer ka na, na existing, kung gusto mo centralize, palakasin mo na lang yung mga access point mo. Okay, tapos maglatag ka nito sa bawat tindahan itong mga mundo. Ito ay Node MCU lang naman, tapos co-connect lang siya. So ito na, finalize ko na yung program. So hopefully may ano na natin to. Okay, kasi sisimulan ko na rin gano'n mag-build. Nag-order na ako ng mga ano, karagdagang coin slot, karagdagang mga materials pag-build, kasi gusto ko rin talaga maglatag ng mga to. Tapos source na lang talaga problema, internet source. So ayan, so ito yung gagamitin ng system, syempre sariling gawa natin para talagang ano. So shoutout pala dito sa nagawa ng portal, napakahusay kasi tinatamad na ako mag-code, si Sir Alchan.
si Sir Alchan. Tech Bat Choy yung channel niya ata. Tech Bat Choy ba? Oo. Tech Bat Choy. So, inap ko yung ano niya, yung kanyang login. Ito, ito. Ayan. Napakaganda. Shoutout sa'yo, sir. Napakahusay. Okay. So,